Kasi magkakaroon na uli kami ng pasok, mawawala na uli ako ng time, and ayun, ang hirap kasi take ka ng sarili mo, yung sarili. Welcome back to my channel. So for today's video, wala lang, parang a day with me lang. Naging inactive ako uli sa pag-upload ng video. Dahil, ewan ko, parang bigla akong tinamad mag-upload ng video, gumawa ng video. Pero ngayon, na-realize ko, kailangan kong mag-upload kasi parang yung inner self ko, tinatawag na ako mag-upload ka. Sobrang ingay na kasi hapon na, marami ng tambay dun sa labas. Tsaka another thing pa, kaya hindi ako masyadong nag-vlog, hindi din ako masyadong nagpo-post ng picture kasi na co-conscious ako sa mukha ko ngayon dahil tinatadtad ako ng maliliit na tigyawat. Yung eye bags ko, hindi ko alam kung bakit itong bukod tanging itong eye bags na to lang yung nalalim. So, ayun guys. Anong sinabi, nag-intro muna ako. Pero, ayun, kung bago ka lang dito sa channel ko, please do subscribe to my channel. Press the bell button to notify you on my next video. Tara! Ngayon, itatry kong magkwento sa inyo kung ano na bang naging update sa akin and kung ano-ano bang nangyari sa akin itong nakaraang araw lang. Guys, gusto ko lang i-share sa inyo na last time na ka-encounter ako and naranasan kong makakita ng hindi dapat makita. Yung hindi sa pero nakakatakot talaga yung nangyari sa akin noon kasi nag-deliver lang ako ng order sa akin. And sobrang takot ako noon. Alam niyo yung feeling na parang nasa bingit ka na. Kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa iyo. Eh ako, nasa loob lang kasi pag nagde-deliver ako, kung napanood niyo yung vlog ko na syempre nasa sasakyan, nag-aantay ako. Nakaparada lang ako. Nung time na yon, hindi ko inaasahan na ganun yung makikita ko. Alam niyo yung parang 50-50 ka kasi hindi mo alam kung paano ka aalis sa sitwasyon na yon. And ayun yung parang nagbigay lesson sa akin na tama lang yung ginawa ko na ang swerte ko pa kasi biglang dumami yung tao. Nakaalis ako dun sa lugar na yon, sa sitwasyon na yon. And safe ako. Hindi ko na babanggitin kung ano yung nakita ko, basta shinare ko lang sa inyo. And merong mga nag-message sa akin kung ano nangyari sa akin and nakwento ko sa kanila yun, and alam nila yun. And ngayon kasi, iniisip ko, nagpe-prepare din kasi ko nung shop ko, online shop ko na clothing. And ayun yung pinagkakabisihan ko din ngayon. And naghahanap ako ng pwede ko pang pagkakitaan bukod dun sa binibenta ko and yung mag-opening yung ngayon yung i-open pa lang ngayon. Ako lang din i-share sa inyo na minsan nawawalan din ako ng ganang, alam niyo yun, katulad ng nabanggit ko kanina, nawawalan din ako ng gana. Hindi ko alam kung nawawalan lang ako ng motivation or epekto ng, syempre paulit-ulit lang naman yung ginagawa natin dito sa bahay. Parang epekto nun, hindi ko alam kung yun, kung anong humuhugot sa akin para wag gawin to, wag gawin. Pero ang dami ko talagang plano, hindi ko alam kung bakit, parang, alam niyo yun, wala yung parang ayaw mong kumilos, ganun. And parang hindi ko alam kung saan ko ilalagay itong camera. Parang napipigilan ko yung sarili ko kasi merong humihigit sa akin na sa sarili ko din na parang, alam niyo yun, walang will, walang, di ko alam, di ko ma-explain. Pero ayun, ito ako nasa harap niyo muli, bumabalik kasi parang
iisip ko, gusto ko lang naman mag-enjoy, gusto ko lang gawin, gusto ko lang mag-record ng mga memories, mga, alam niyo yun, yung nasi-share ko sa inyo na palang araw mapapanood ko uli and marirealize ko, ah, ganito pala ako noon. Parang unting-unti akong nag-i-improve, ganon. And, kasi usually, pag sinabing, alam yun, pag sinabing motivated ka, dire-diretso yung gagawin mo, wala kang palya sa upload, ganon. Ganon kasi yung ibang vlogger na nakaset na agad lahat ng i-upload nila. Ako kasi, ang dami kong plano, ang dami kong gustong gawing video, hindi ko matuloy-tuloy, hindi ko alam. Yun nga yung gusto kong malaman, hindi ko alam kung ano ba yung humihigit sa akin para, alam nyo yun, mapush yung mga plano ko. And, ayun, parang nawala lang ako ng will. Pero nag-upload naman ako last time, kaso makeup tutorial yun, and alam ko, most of them or most of you na nanonood is sawa na sa mga makeup videos. And nag-aabang kayo ng mga ganito, yung sit-down vlog ko na nagsasalita ako, nagsishare ako sa inyo. Ayun. Ngayon, feeling ko gusto ko na siyang ituloy-tuloy kasi magkakaroon na uli kami ng pasok. Mawawala na uli ako ng time bukod sa sarili ko. Ang hirap kasi, alam mo, yung ina-atake ka ng sarili mo. Yung sarili mo yung kalaban mo, hindi yung nasa paligid mo. Ang hirap kalabanin ng sarili, alam niyo yun. Lagi lang akong nanonood ng mga vlogs din, pero alam niyo, nawawala ng saysay. Kasi parang naiisip ko, ako kaya, kailan ako mag-a-upload? Eh, hindi pa ako nag-a-upload. So, ngayon, mag-a-upload ako and itong video na to. Walang kwenta to, pero gusto ko lang mag-share sa inyo. Wala nang bago bukod sa, ayun nga, nagdi-deliver ako, nagninegosyo ako ngayon. And feeling ko ayun yung kakapitan ko pag ano, doon ako kukuha ng fund ko, syempre, lalala na pag ubos na yung mga gamit ko, ganun. Doon ako kukuha kasi kailangan ko mag-ipon. Lalo-lalo na walang pasok, walang baon, walang kahit na ano nga mapapagkuha na ng pera. Kundi yung sideline mo lang. Ganun lang. Mag-sideline, kikita ka ng pera. Datong. So, ayun. Bukod sa nakwento ko sa inyo, another thing ay nabanggit ko kanina. Kaya din yung reason kung ba't hindi ako masyado nagvi-video. Na ano ko sa face ko ngayon, hindi man sa nahihiya, na ano lang ako, ano bang word yun, basta hindi ko kaya humarap sa camera ngayon, ay nung nakaraan, nung hindi pa ako nagbibideo, ngayon kaya ko na kasi, alam kong normal lang, yung mukha ko kasi parang, alam yun, tinutubuan siya ng mga maliit na pimple, and yung eye bags ko nga is nalaki. And, parang, alam yun, hindi ako komportabling humarap sa inyo na ganito yung mukha ko. And, naiirita kasi ko, ang reason kasi kung ba't ako nagkaka-breakout ngayon, syempre babae, alam nyo na yung menstruation, yun yung isa sa dahilan kung ba't ako nagkakatigyawat. And, hindi naman ako tigyawating tao. Once na nagkatigyawat talaga ako, madalas ko kasi siyang galawin, madalas ko siyang kutkutin, nagpepeklat, nagmamarks. Eh, ako kasi, once na nakutkut ko siya, parang kakapakapain ko na siya and, alam yun, ganun. Bunutin ko yung lalo-lalo na pag may, alam yun, parang whiteheads, ganun. Aliw na aliw akong magtanggal nun. Realize ko na, wag na akong mahiya. Wag ko nang isipin yun sa mukha ko. And mag-focus ako sa gagawin ko. And ayun lang. Another sit-down vlog lang. Another kwentuhan. And ang pinagkakaabalahan ko lang naman eh. Nag-a-apply ako online.
nagtatry akong mag-apply online yung online job PH. Nagtatry ako doon and aantay ko ngayon ng emails nila. So kung kayo naghahanap kayo ng home base na trabaho, pwede kayo mag-try doon, online job PH, and malaking tulong yun once na nahanap kayo ng mga employer doon. Pwede kayong kumita ng around $500, ganun. Meron pa nga per month, abutin ka na pag peso 20,000, ganun. And kung hindi kayo part-time, kung regular kayong magtatrabaho. Kaso, ako kasi ang hinahanap ko is part-time lang. Kasi syempre, mag-aaral ako school. Kahit na online. And syempre, focus pa rin natin yun. So, yeah. Ayun lang guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung ako ngayon. Kung anong balita sa akin, gusto ko lang malaman nyo. And ayun lang guys. Hanggang dito na lang muna tong video na to. And see you on my next video. Huwag nyo akong tigilang supportan. And mag-comment lang kayo sa mga videos ko kung anong mga pwede kong gawin. And gagawin natin yan. Panigurado, gagawin ko yan. So, yun lang guys. Bye!